Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Minji, ang problema nga ay ayaw sa'yo ng mami. Paano tayo makakasal ng dalawa? Nars, naniniwala ko. Darating din ang araw na maliliwanagan ang mami mo at matatanggap niya ako bilang manugang na siyang malabong mangyari kung ipipilit natin sa ngayon ang sinasabi mong pagtanan natin. Medje, yun lang naman kasing alam kong paraan eh. Para makasiguro ako na ikaw talaga yung babaeng makakasama ko habang buhay. Darating din tayo dyan, Nards. Basta sa ngayon, unahin muna natin sila. At naniniwala ko, darating ang panahon na mapag-isip-isip ng mami mo na ako nga ang karapat-dapat na magiging manugang niya. Gabi na naman. Ito kasi si Benji na to eh. Bakit sa dinami-dami ng lugar na pwede naming pagtagpuin na dalawa? Eh, sa kantina pa. Medyo malayo sa bayan. Aabutin kami ng siyam-siyam. Sabagay, hindi ko naman siya masisisi. Gusto naman niyang umiwas sa mas malalapang mangyayari. Si Mama Man kasi, dinadamay pa yung relasyon namin dalawa ni Menchie. Dahil lamang galit siya sa tiyahe ni Menchie. Eh, matagal ng panahon na nangyayari yun. Ito namang si Mami, di naman makalimot-limot. Teka, ang babae yan, kanina ko pa napapansin eh. Kanina pa tingin niya tingin sa akin. Ito na yung sinasabi ni Lolo na guwapo daw ako kahit saan lugar. Ayun, tumayo na yung babae at patungo na sa direksyon ng kinaupuan ko. At papalapit siya sa akin. Hi! Hi. Bakit kaya ako nilapitan ng babae ito? Kilala kaya ako? Kumusta ka na? Ha? Kinakumusta ako? Kilala ba ako ng babae ito? Bakit niya ako nilapitan at kinausap? Oh, kumusta ka na, sabi ko. Pwede bang makiupo dito sa kinauupuan mo? Sige. Okay lang. Hinihintay mo siguro ang girlfriend mo, ano? Ha? Oo. Hindi ba't may girlfriend ka na? Kasi, madalas ko kayong makitang magkasama. Hindi ba ako nagkamali? Di ba, girlfriend mo yung babaeng yun? Ha? Kumain ka pa, Apo. Dinamihan ko ang niluto kong tosino. Alam kong paborito mo yan. Eh, kayo po, lo. Kumain na po ba kayo? Eh, ang plano ko sana ang hintayin ka kaya't hindi na ako nakisabay sa mami mong kumain. Kaso, alas 8 na ay wala ka pa rin. Kaya ginutom na ako ng husto. Kaya kumain ako't hindi na kita hinintay. Teka nga,
Wala ka bang pasok sa trabaho ngayon? Tanghali na. Ah, kuwano? Ah, day off ko po ngayon. Ah, kaya pala. Sige, kumain ka ng kumain at ipagsasandok pa kita. Nards! Nards! Ma! Ah, kumakain po ako. Bumaba ka muna dyan at mag-igib ka ng tubig. Oh, eh bakit ho? Wala ho bang tubig? Wala. Kaya mag-igib ka na't wala pang masyadong tao sa gripo. Teka, kumain ka muna. Eh, huwag na po, Lolo. Eh, tinatawag na po kasi ni Mami. Hayaan mo yung Mami mo. Kumakain ka pa nga eh. Ano ka ba, Nards? Bingi ka ba? Kanina pa kita tinatawag ah. Eh, kung kasi may kagigising ko lang po. Ah, ganon. At nangangatwiran ka pa. Bakit kasi ngayon ka lang nagising eh? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Senyorito, wala tayong tubig, kaya mag-igib ka. Pabalik naman kaagad ng tubig eh. Ano ba naman yung hintay mo na lamang na bumalik yung tubig? Hindi pwede. Gusto ko mag-igib siya. Paano makakatulong lalaking dito sa loob ng bahay kung walang ginagawa? Tumutulong naman dito sa bahay si Nacha. Hindi ba't siyang ang halos sumasalo sa lahat ng gastusin dito sa bahay niyo? Tubig, kuryente, pagkain, ay siya. O anong pagtulong ang sinasabi mong gayong nasa kanyang balikat na halos sa lahat ng gastusin dito sa bahay nito? Oh, tama na ho yan, no? Sige po. Iiwan ko muna kayo dito saglit para makaigib na po ako ng tubig. Sonya, ano ka ba naman? Nasasaktan mo na ang apo ko. Ay, hindi niya ipinapakita pero alam kong nasasaktan mo na ang damdamin ng apo ko. Bakla siya kung iyak siya. Sino naman kasi ang hindi masasaktan sa sinasabi mo? Bakit? Sinasaktan ko ba siya? Nakita niyo ba na sinuntok ko? O baka naman gumagawa ng kwento ang lalaking yun? Hindi mo nga siya literal na sinasaktan. Pero damdamin niya ang sinasaktan mo. Bakit ako? Hindi ho ba ako nasasaktan? Hanggang kailan ka ba magpapatali sa nakaraan ha? Hanggang kailan? Wala ho kayong karapatang sabihin yan dahil hindi kayo ang niloko. Hindi nga ako ang niloko. Pero walang kasalanan ng bata. Huwag mong idamay apo ang bata. Apo siya. Samantalang ako ay anak nyo. Matuto naman kayong magbalanse ng mga bagay-bagay, itay. Hindi yung siya na lamang ang kinakampihan ninyo. Samantalang ako ang inagrabyado. Apo, salamat at dumating ka na. Kumain ka na ba? Tanghaling tapat na nang umalis ka dito sa bahay. Nagugutom ka na siguro, Apo. Lo, kumain na ho ako sa bahay. Pagpasyensyan mo na ang mami mo. Mainit lamang ang ulo niya. Nasasaktan ako sa trato ng mamay. Lo, bakit ba gano'n na lamang si mama sa akin? Pagpasyensyaan mo na ang mami mo eh. Baka nagmimenopos na ang mami mo kaya't laging galit. Kahit noon pa, no? Lagi niya akong pinagagalitan eh. Laging galit sa akin. Ay, nako. Lolo, talaga mo bang anak ako niyo?
Mama? Pwede mo ba kong magtanong sa inyo tungkol kay Mama? Oo naman na po. Sa lahat ng oras ay pwedeng-pwede kang magtanong sa akin ng kahit ano. Kasi po, lo, wala akong maalalang sandali na hindi nagagalit sa akin si Mama. Hindi naman siya ganun dati. Maganda naman ang pakikitungo niya sa akin noon, pero kapag ako ang kaharap, ngayon, laging nagagalit, laging mainitin ang ulo. Inis po tuloy, Lolo, na baka ampul lamang ako ni Mama. Lolo, ampul lamang ba ako ni Mama? Apo niyo ba ako talaga, Lolo? Apo niyo nga ba ako, Lolo? Bango-bango mo talaga, Sonia. Pakis nga. Talaga bang mahal mo ako? Oo naman. Dagdan mo naman. Iniwan ko na ang pamilya ko para sa'yo. Huwag mo akong iwan, ha? Mababaliw ako kung iwanan mo ako. Ano ka ba naman? Nag-aalinlangan ka pa rin ba sa pagmamahal ko sa'yo? Tignan mo naman. Dito na ako umuwi sa'yo. Hindi na nga ako halos umuwi sa amin, eh. Huwag ka na kasing umuwi sa inyo. Ano? Ikaw naman, paano naman ang mga anak ko? Eh, siyempre, kailangan din nila ako. Eh, teka, bakit ba pati ang mga anak ko, eh, parang pinagdaramot mo na rin sa akin? Hindi naman sa ganun. Pero naisip ko lang kasi, na baka pag naroon ka, naroon din ang asawa mo. Eh, siyempre, baka ginagawa mo pa rin sa kanya ang ginagawa natin. Ano? Hindi, ha? Baliwala na siya sa akin. Ang mga anak ko lang talagang dahilan, kaya ako naroon. Bango-bango talaga ng sweetheart ko, ha? Ah, siya nga pala, yung sakyang pinangako mo sa akin. Kailan bibilhin ni Nards? Malapit na. Tumataiming lamang ako ng magandang pagkakataon para sabihin sa kanya. Anak mo, bakit wala pa rin? Akala ko ba alasing ko ang labasan niya sa pinagtatrabahuan niya? Ay nako, ewan ko sa lalaking yon. Ay ewan ko kung saan pumunta. Ikaw naman, hindi mo ba talaga mapipigilan yung dila mo sa kasasabi mo ng ganyan ng mga pananalita? Abay, binata na yung tao. Nasasaktan mo ng damdamin niya. Ayan na naman kayo, itay. Kaya lumalaki ang ulo ng lalaki yun dahil kinakampihan niyo. Hindi ko kinakampihan, si Nards. Sinasabi ko lang sa'yo ang mga bagay na nakakaligtaan mong gawin. At ano po ang nakakaligtaan kong gawin? Ang magpakaina sa kanya. Sus! Ako? Magpapakaina? Naririnig niyo bang sinasabi niyo, itay? Pero anak, hindi ba't ikam... Ang dami-dami niyong sinasabi! Makapagsandok na nga nang makakain na tayo. Kakain na tayo kahit wala pa rin ang anak mo. Hindi ka ba nag-aalala at gabi na wala pa rin siya? Matanda ng lalaking yon. Kaya hayaan niyo na siya. Thank you.
Nako, mag-uubol na pala si Benji ngayon. Ay, nako, kung alam ko lang, hindi pa sana ako pumunta dito. Ako na lang pala ang customer ng kantinang ito. Meron pala yung customer kahit papano. Hindi bali. Itay ko na lamang siya. Kaysa uwi pa ako sa bahay, mapapagod pa ako. Hindi bali. Kilala rin naman ako may-ari ng kantinang ito eh. Kaya pababayaan na lang ko siguro makupo dito. Hello, Nardo. Ha? Oh, nakalimutan mo na ba ako? Ang dali mo namang lumibot. Ako si Rosa, yung kausap mo lang nung isang araw sa kantina rin na ito. Ah, oo nga pala. Naku, pasensya ka na. At hindi mo kayo kaagad nakilala. Oh, mag-isa ka ulit. Nasaan yung nobya mo? Siya nga ho yung iniintay ko eh. Medyo napaaga lang ako lang dating dito. Kaya wala pa siya. Oh, nag-overtime ho kasi ako. Ganun ba? O bakit hindi na lang tayo umorder ng pagkain habang iniintay mo siya? Ay, okay lang ho ako. Kumain na ako sa bahay. Kumain ka na sa bahay niyo. Kaya lang, nakaupo naman tayo dito sa loob. Eh, kahit papaano sana'y mag-order tayo para hindi naman nakakahiya ang magtambay dito. Ah, oo nga po pala, no? O sige, umorder ka kahit ano. At huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad ng kakainin natin. Sige na, mag-order ka na. Oh, Nards, okay lang ba kung nandito ako sa lamesa mo? Hindi ka kaya naaasiwa sa akin? Bakit naman po ako maasiwa sa inyo? Siyempre, binata ka. Bata pa. Tapos ang ka-table mo, matanda na. Baka isipin pang matanda ang ka-date mo. Oh, hindi naman lang siguro. Gustong-gusto ko ako na matandang kasama ko eh. Bakit naman? Pakiramdam ko kasi safe ako kung may matanda akong kasama. May matanda ka namang kasama sa inyo kung minsan, hindi ba? Ibig kong sabihin yung lolo mo. Aha. Sino mo talagang mabahing ito? Bakit parang kilala niya ako? Oh, hindi ka na nakaimik dyan. Ah, siya nga pala. Kumusta na ang lolo mo? Alam niyong may lolo pa ako? Iho, lahat naman tayo may lolo, hindi ba? Huwag mong sabihin wala kang lolo. Kumusta na siya? Malakas pa ba siya? Bakit parang kilalang-kilan niya ako? Bakit kaya? Sandali lang ha, tawag ng kalikasan. Magsisiyan muna ako. Sige lang po. Sarap din pa ang kausapin ni Aling yan. Nilibri pa ako. Lilima na lang pala kaming customer nun. Ako, yung Ali. At yung dalawang lalaki. Nako, tumayo na yung dalawang lalaki. Uuwi na yan na sila. Kami na lamang itong Aling customers dito. Teka, patungo sa direksyon kinarurunan kong dalawang lalaki yan. Pare, kumusta ka na? Tagal nating hindi nagkita. Ha? Okay lang naman ako, mga pare.
Mukhang hindi mo na kami kilala, pare. Pasensya na kayo, pero sa totoo lang eh, hindi ko na maalala talaga kung saan tayo nagkita. magkakakilala ba tayo? Hindi, pero ngayon ay makikilala mo na kami. Baril! Ano ang gagawin ni Nard sa pagkakataong yun? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Malilimutan kaisaran ng ating suyuan, lagi kong natatanda.